So, ito. Shoot na naman kami, behind the scene. So. Actually, sa kagandahan dapat pag may negosyo ka, marunong kang tumawat at saka doon ka lagi bumili sa ano mo, sa pinakang super. Para at least laging may extra yan. May extra dagdag. Dapat na. What we do here is go back. Tom TV is in the house again. At ngayong araw na ito ay samahan nyo akong mag-experiment about sa business natin. At uumpisahan natin yan doon sa palengke. At papakita ko sa inyo yung bago nating gagawin na negosyo bukod sa Shanghai. So, let's go! So nandito na tayo ngayon sa Kogyo. Ang first step natin, isda. Ay hindi pala. Tama, isda. Tingnan natin kung may murang isda. Ito kailangan din papel. Siyempre, okay lang yun. Sa 3,000, may nagkatagdag siya ng dalawa. Ay, 16 tanda yan. Oh. Ay, try, ano yung 16? Ani. Bali 60, sorry, magbigay niya sa akin. Yun. Bago yun, sorry, sa kagandahan dapat pag may negosyo ka, marunong kang tumawat, at saka doon ka lagi bumili sa ano mo, sa pinakang super. Para at least laging may extra yan. May extra dagdag. Dapat yun. So next natin ay gulay. Gugulay tayo. Ito lang hindi maiiwasan pag nasa palengke ka, lalo na ngayong GCQ. Talagang maraming tao. So kanya-kanya na lang talagang ano, pag-iingat. Saka almost 100% naman ng mga tao dito nakamask, kaya good. 60k ng karo. So kailangan natin malalaki para hindi tayo mahirapan magkayas. Sige! Sige naman, 12. Ito, boss. 12. Wala na ibang carrots? Ito na lang? So, ito. Shoot na naman kami, behind the scene. Update lang tayo mga sadik, balik tapos na tayo sa pag-feature ng pampost sa page namin. Balik, kakain na kami.
Here she is, Super Sonic Tom. No, this is a keg. I need a snack. That's all I've got. Okay. So yun nga mga sadik bali, itong mga to kasi suwelin ko to ng mga bata. Kasi sila yung nagtatanggal ng mga rapper. Yung mga rapper na nakatutok-tutupin, sila yung nag-iwaiwalay. So may sweldo sila. Kaso nga lang, may mga deduction ko. Kasi nga, yung mga napupunit, ganyan. So unang-una ang sasweldo, Chantal. Ang regular pay po ni Chantal is 50 pesos. Ang problema, nakapunit ng rapper. So minus 30, 20 na sasabihin. Ano sabi mo? Uy, sasabihin mo, salamat Shanghai. Salamat Shanghai, sabi mo. Salamat Shanghai. Salamat. So next po, si Parial. Wala, ano lang punit niya? Regular pay 50 pesos po. Pero mayroon na nakakain po siya ng limang Shanghai. So deduction po yun. Kaya 20 lang. 20 lang sa kanya. O, sasabihin mo. Salamat. Salamat. Salamat Shanghai. Salamat Shanghai. So next po ay si Riray. Si Riray po regular pay niya is 50 pesos. Kaso nag-wait siya. So minus 30 pesos ulit. Siyang 20 pesos. Nag-busy pa daw siya. Nag-busy pa eh. Sabi ko doon. Salamat siya. Hey King King. Yan. Hey King King. Hey King King. Nag-pay niya 50 pesos. Kaso na-late siya nun eh. Late. Kaya bawas 30 pesos. Tila nga rin ang gising. Thank you Shanghai. Okay. Kay Nine, yan. May nag-pay niya 200. Kasama sa asawa niya 100. Salamat siya. Nasabi mo. Salamat siya. Salamat kay Mama. Regular pay 250. May OT 50 pesos. Ma! Uy! Pero yan. Anong masasabi niyo? Salamat siya. So ayun na mga sadik, ang ganda ng ginagawa natin. Kasama siya yung nag-video niya kasi small business siya, pampamilya, at least kahit paano nakakatulong sa bahay. At kumikita ka, nakakatulong ka sa iba, kaya sa lahat ng mga nandito, huwag niyong kalimutang gumawa ng paraan para magkaroon tayo ng extra income. So ayun na mga sadik, at nakita niyo naman kanina yung mga binagbigyan natin ng pera. Nakakatuwa kasi kahit paano ganun lang kaliit na presyo, at least di ba nakakatulong sa bahay, nagkakaroon ng bonding. Nakakatuwa lang. Nagkaroon ng konting problema sa pagkukumpit. Kaya yun lang sweldo nila. Pero next na pasweldo, tingin ko aabot yun ang mga sa isang tao. 35 ganyan. Huwag lang silang kakain ng limang rapper, ng limang Shanghai, makakapulat ng rapper, malilate, magteteka, tataas yung sweldo nila. So ayun nga, bali, advice ng mga sadik sa lahat ng gusto o gustong kumita o gustong gumawa ng business. Sa lahat na nang-iisip at ginagawa yun, tandaan nyo, lahat yan may resulta. Lahat ng resultang yun, manggagaling sa'yo, manggagaling sa atin. Kaya kung makakaisip kayo, or may idea na kayo na gusto nyo mag-business, mapaliit o mapalaki, online lalo ngayon, patok na patok, simulan nyo na. Huwag na kayo magdalawang isip. Samahan nyo ng gawa, samahan nyo ng tiyaga, samahan nyo ng diskarte, samahan nyo ng dasal. Tandaan nyo, lahat ng yan, magkakaroon ng resulta. Huwag mong iisipin yung kikitain mo, mga sadik. Tandaan nyo, yung kikitain nandyan lang. Kahit maliit yan, kung nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo, sulit na yon. Kung nakakatulong ka, sulit na yon. Kung napapasaya mo yung customer, sulit na yon. Tandaan nyo, mga sadik, yung mga feedback pa lang ng customer na nakikita mo, nagme-message sa'yo na ang sarap ng ganto, ang ganda ng ganto, panalo yung mga sadik. So, encouragement ba sa sarili mo? Galingan mo pa, kung meron mang mga down part sa business mo, gawin mo siyang tulay para doon sa susunod na hakbang na gagawin mo, diba? Ganun naman sa business, lagi nyo tatandaan mga sadik, ang business ay hindi palaging flat, hindi palaging pataas, at hindi palaging pababa. Ang business, sobrang critical, pero kung ini-enjoy mo yung ginagawa mo, panigurado, sulit na sulit yung pinagpapaguran mo.
Siyempre, gaya nga sa business, okay lang magkamali sa umpisa. Tandaan yung mga sadik. Lahat ng mga nag-uumpisa, nagkakamali. Pero huwag niyong kalimutan na lahat ng mga pinagdadaanan nyo is puro mali. Tandaan nyo, after nung mga pagkakamali na yon, kasunod nun, natututo tayo. Nagkakaroon ng tamang direksyon at nagkakaroon ng tamang resulta. Sabi nga nila, hard work pays off. Kaya hanggang dito na lang, peace! Damn! Yeah. Yeah.